two, three. So, what's up guys? Dito tayo ngayon sa labas. Wala pa tayong magawa. Kasama ko lang si Tyler. Dito kami sa Wilmot Park. Dati may ano dito, may parang splash pad kung tawagin, kung saan pwede magtampisaw yung mga bata, ganyan. Bilang nag-COVID, so natigil si splash pad. Malamig dito ngayon, so 0 degrees yata ngayon, but feels like negative 2 or something. Nilabas ko lang si Tyler para medyo magkaroon ng activity, hindi nasa bahay lang. Magandang spot din para pag-usapan natin ang ibang tip para sa pagpunta nyo dito sa Canada. Pag-usapan natin ngayon ang kaibahan ng Canada sa ibang bansa at sa syempre sa Pilipinas. Bakit madami ang gustong pumunta dito? Ano ba yung ina-expect nila? And expectation versus reality, ika nga. So yun yung pag-usapan natin today. So siguro marami sa atin ang nag-expect na sobrang ganda dito sa Canada, kaya ang daming nangangarap pumunta. Sobrang ganda ng buhay, malaki sweldo, ganyan, security, whatever. So lahat naman ng yun ay totoo, pero syempre kanya-kanya rin naman yan eh. Pero dapat alam nyo lang kung ano yung i-expect nyo, or huwag kayong mag-expect ng sobra. Kasi pag andito na kayo, baka sabihin nyo, ay hindi pala ganun yung inaasahan ko na about sa Canada, or akala ko ganito, akala ko ganyan. First things first, hindi ganun kadali pumunta dito. Hindi kagaya ng iba na usually sasabihin nila na, oh madali lang yan, ganyan, ganyan. Oh madali lang to, kuha ka lang ng ganyan, kuha ka lang ng ganito. So usually maraming magsasabi niyan. For example, oh madali lang, mag-student ka lang doon, makakapunta ka na. Or hanap ka ng employer, o di kaya mag-tourist ka, tapos doon ka na humanap ng trabaho, ganyan. So hindi kasi ganon. Lahat ng documentation dito, especially immigration, kailangan dumaan lahat sa proper documentation and process. So may mga ilan na nakakalusot. Oo. Sabihin na natin na may nakalusot, pero ano yung chances mo na makalusot? Kasi once na nalaman na, kunwari, nag-tourist ka, tapos naghanap ka ng trabaho, pag nalaman nila na hindi pag-tour or pag pleasure ang pinunta mo dito kundi maghanap ng trabaho, mababan ka sa Canada. So sayang yung effort mo ng pagpunta dito, sayang din ang pera. So isa yon sa mga dapat alisin natin sa mindset, na hindi ganun kadali pumunta dito, kailangan magtiyaga. Susunod, hindi rin ganun kalaki ang sweldo dito. Hindi kagaya sa ibang bansa, gaya ng kunwari Singapore. Kasi tumigil ako sa Singapore for 2 years, malaki yung sweldo kasi hindi ka agad nagbabayad ng tax. Medyo malaki. Bilang hindi ka naman agad nagbabayad ng tax sa Singapore or sa ibang bansa, malaki talaga yung take home pay mo. Tapos maliit yung may mga cashier ka usually sa bahay. Alam mo yung sweldo mo na ma-maximize mo, and kasi maliit lang yung ginagastos mo. Dito, syempre bilang dito ka, kung residente ka man, magbabayad ka ng tax. And kada gastos mo, may tax. So hindi ganun kalaki yung nakukuha mong or natitira sa sinisweldo mo. Kaya hindi ganun kalaki yung sweldo dito, or hindi ganun kalaki yung take home pay. Ika nga, madami kang i-consider. Yun yung isang reality. Isa pang reality ay ang transportation. So kung mapunta ka dito sa mga hindi kasikatang lugar sa Canada, gaya ng ito sa New Brunswick, hindi ganun ka high tech or kaganda yung mode of transportation or public transportation. Kaya minamaximize yung sariling sasakyan. So gastos mo rin yun yung sariling sasakyan, kasi may expenses na may sasakyan. Pero kung mapunta ka sa mga Toronto, ganyan,
Vancouver, Alberta, sila yung may mga maayos na transport system. Kaya hindi mo ganun ka-problema yung sasakyan. Pero kung nagbabala kang mag-AIPP, eh for sure, dito ka maglaland sa Atlantic Canada na kinakailangan mo talaga ang sasakyan. So, isa yung sa reality. Another reality is, hindi mo makukuha yung parents mo not unless eligible ka nang kumuha or mag-sponsor ng magulang. Hindi ka gaya sa Amerika na pag citizen ka na, pwede mo na makuha yung pamilya mo. Well, dito hindi. So, yung parents sponsorship, eh, kailangan namimit mo yung income for 3 years consecutively. Kailangan qualified ka para magsuporta ng magulang mo, para ma-sponsor mo sila dito. Which is, kung ikaw lang mag-isang nagtatrabaho at ang trabaho mo ay sa food industry, for sure, hindi mo mamimit yung qualification na yon. Not unless iba na yung trabaho mo or medyo lumaki yung sweldo mo or alam mo yun, anything na mamit mo yung eligibility requirements, saka mo palang ma-sponsor. Pero, hindi 100% sure kasi bunutan yon or lottery system. Kaya, gina-expect na iba na, ay, pagdating ko dito, pwede ko na makuha yung magulang ko, yung kapatid ko. Well, hindi po ganun kadali. Kaya, yun din yung expectation ko bago ako dumating dito, which is, hindi pala. So, another thing is the weather. Depende na lang kung nasa Vancouver ka na medyo okay at mild pa na konti ang weather. Pero kung mag-Atlantic Canada ka, eh, medyo malamig. Pero not so-so. Tolerable naman. Take in consideration nyo pa rin yung lamig kasi baka hindi kayo more into lamig. Eh malamig talaga. Gaya ngayon 0 to negative 2 yata o negative 3 yung lamig. Medyo naninigas na yung kamay ko at yung mag-hawak ng camera. Pero ayun, kaya pa naman. Eh nakakapaglakad-lakad pa guys. Another thing to consider is yung homesickness nyo, yung lungkot. Especially pag wala kang pamilya dito. Na ano mo yun? Kasi usually yung iba may nakasettle ng pamilya dito. Pero gaya naming wala, malungkot. Kami lang yung inaasahan namin dito. And kung magkaroon kami ng friends, bonus na yun. Minus homesick. At pag na-homesick ka, mahal ang pamasahe. Hindi ka gaya sa mga Middle East na minsan or usually sagot ni employer yung pamasahe. Well, dito, sagot mo lahat. Another thing to consider, na pag-land mo dito, hindi ka agad makakauwi kasi mahal nga ang pamasahe. Pero, one thing's for sure dun sa mga expectation nyo ay, syempre, marami kayong quality time para sa pamilya nyo. Kasi of course, kung magkakasama kayo dito, for sure, malaki yung chance na magkasama kayo dito, especially kung pamilyadong tao ka. Kasi Canada is really for family. Mas maganda siya to establish your family. Kung may pamilya ka, this is the best country para magpalaki ng bata, para mag-set up ng pamilya, mag-establish ng pamilya. Though hindi ganun kalaki yung sweldo, win-win situation para sa'yo yun eh. Kung feeling mo, hindi mo ma-establish yung pamilya mo sa Pilipinas ng ganun kaganda kasi hindi ganun kaganda yung flow ng income mo, ang bala mo lang ay trabaho, ganyan. Eh, kaysa mag-Dubai ka or Middle East or whatever, try mo na lang muna dito. Kung hindi mag-work out dito, saka ka mag ibang option. 1, 2, 3 Sa lahat ng expectations and reality nyo, for sure, yun lang yung mabibigay kong tip na expect nyo na hindi ganun kalaki yung sweldo. Expect nyo na hindi ganun kaganda yung mode of transportation. Expect nyo na hindi ganun kadaling pumunta dito. Expect nyo na for family or family-oriented talaga dito sa Canada. Expect nyo yung malamig na weather. Lagi lang kayong mag-set ng goal nyo sa sarili nyo. Magplano kayo, ganyan. Para ma-determine nyo kung ano ba yung steps na gagawin nyo to pursue your Canada dream, guys. So, hanggang sa muli. Sana may nakuha kayong points do sa vlog na to. And medyo malamig na. Baka uwi na kami. So, thank you guys for watching. I'll see you on my next vlog. Take care. God bless. Iwas COVID. Stay safe. See ya.